Narinig niyo yung kuliglig? Kuliglig is ready. Mag-alas 6 ni. At ang kasama ko dito, syempre, ang aking bukatets and si Baby Astra, ang isa sa pinakamabait kong aso. And then, saan si ano? Where is Baby Pie? Ayan. Ayaw ni Buka, hindi niya ano. Hindi niya feel si Astra. And yung ating araw ay nag-sunset na. Tuluyan na po siyang nag-sunset at that is the view. Kita niyo yung view? Yan yung nasa harap ko. And sa likod ko naman ay ang makapal na ulap na mamayang gabi siguro ay uulan. Ayan. Ang kapal ng ulap. Na aking bukatets na very tinitingnan niya yung mga ibo na lumilipad. And then ayan po, it's good to be back in the bukid. Thank you so much. And hindi nga, Bill, is nakabalik na po sa Lapu-Lapu City. Maraming salamat, hindi nga, Bill, for visiting me in my bukid. And yung sasakyan niya, yung sinasakyan namin pa akyat dito last Friday. At si Inday Ngabel dito natulog for 2 nights at na-enjoy niya yung bukid life. Nagbabalik ulit ako for almost 2 weeks na doon ako nagbabakasyon sa bahay ni Inday Ngabel. And it's good to be back in the Philippines. Yes, Lord, bukas ay another day. Bukas ay magtatanim, sinunoy turoy ng mais dyan sa kanyang farm. Kita niyo yan. Tapos na yung harvest eh. So tataniman na naman nila. So kuliglig tonight. Yung mga huni ng kuliglig. Napakasarap pakinggan. At dito lang yan sa bukid. Ay, may kuliglig naman din naman sa kahit saan, di ba? Pero iba yun sa bukid. Iba yung kuliglig sa bukid. Lalong-lalo na if pag mas habang nakikinig ka sa mga huni ng kuliglig, ay napapanood mo rin kung paano sasalop yung araw dyan. Sasalop ba din sa inyo? Paano mag-sunset yung araw dyan? Kitang-kita. Kanina kitang-kita pero ngayon natatabunan na. So ayan, yan lang muna for now kasi gabi na, papasok na ako sa aking munting bahay kubo na napaka-prisko. Pero sa loob niyan, makalat pa. Sobrang kalat pa, hindi pa ako nakapag-arrange. Kasi parang sari-sari store yan sa loob. Oo. Okay, so that's all for now. Ayun, mga alaga ko. Ayan, mga alaga ko, si Baby Astra, si Baby Box dito na alam ko nalalamigan na dito. Gusto na itong pumasok. Kasi matulog na kami. Ay, kakain pa pala kami. Okay? So, that's it for now. And that is the view. And that is our front view. That is our front view. And sa dito sa kabila, yung kapitbahay namin na almost 2 kilometers yung layo ng bahay nila. Di ba layo? Almost 2 kilometers from here sa inuupuan ko. Ay nagpatugtog sila ng music. Hindi ko alam kung anong title niyan pero hindi pa naman natin maririnig, no? Hindi natin naririnig kung anong music ang pinatugtog nila. Basta ako dito dahil ay nag-enjoy ako kasama yung mga alaga ko and of course si Bukatets na very malambing at napakinggan ko yung mga ibon na nag-tweet. Ayan, mga ibon doon. And habang nag-aagawan yung takip silim ba? At saka dito sa likuran ko na alam ko na mamaya ay uulan yan kasi napakakapal ng clouds na yan. So once again, good evening everyone. Happy Sunday evening sa ating lahat.
God bless us all and see you tomorrow. Bye-bye. Bye-bye with Bukatouch. Madilim na po. Good night! Narinig ninyo? Narinig ninyo ang mga kuliglig? Pagsapit ng gabi, ang kuliglig ay nagsisi-awitan. Ang aking Bukatouch ay nagsitulugan. Ganun siya din. Kakabalik lang kasi nga blackout. Nag-blackout from alas 6 ng gabi hanggang ngayon. So, anong oras na ngayon? At tingnan nyo ang Bukatouch. Kanina, malakas ang ulan kaya maririnig mo doon sa labas yung huni ng mga kuliglig, huni ng mga crickets, huni ng mga palaka. Ang ingay ng mga palaka ngayon na makakanta ka talagang 10 palaka lumalangoy sa sapa, ang iba pababa, ang iba pataas. Sabi ng nanay, matulog na kayo. Sagot ng palaka, ayoko, ayoko. Pero si Buka natulog na. Kasi si Buka, hindi siya palaka. Tugon siya din. Tapos tingnan niyo yung kwarto ko, para siyang budiga. Bukas ay talagang ipapaano ko na to. Ipapa-arrange ko to sa mga boys. Ipapakita ko na yan bukas yung mga binigay ni Ate Wigwegon Sir na mga goods, na mga canned goods at ni Ma'am Cynthia Cruz Alberto and yung isa from the United States of America and yung isa from UK. So yung lahat yan. So ayan, no. Nagdala na ako dito ng gatas. Diyan ako uminom ng gatas. Tapos ayan, para talaga siyang butika. Tapos yung naka-plastic dyan, pagkain niya ng pagkain ni Buka yan, at saka yung nasa ilalim ng camping chair ko ay pagkain na ng aso. Ay, diba? Tapos, nandun yung aso, ayan, no? Nandyan si Brownie sa tapat ng pinto ko. Si Brownie yan. Yung nakaano dyan, nakahiga dyan. Tapos yung tuta nandun sa beanbag. Tapos si Buka ay talagang tulog na tulog ang Buka dahi. Mahimbing ang tulog ni Bukatouch. Hindi talaga nagpapa... Wala. Nagsalita ako pero tulog na tulog pa rin siya. Kanina pa yan. Wala. Ang cute talaga. Ang cute ng aking... So ayan, bukas po. Ang activity ng... boys bukas is tulungan si Nonoy Turoy na magtanim ng bagong batch ng mais. So yan muna ang gagawin nila bukas at ipapa-arrange ko tong room ko. Ipapa-transfer ko yung mga gamit na kailangan gamitin nila. Yung mga table dyan, dadalhin ko yan doon sa bahay ko, sa bagong bahay ko. Tapos yung mga lagayan ng damit ay ipapa-transfer ko yan doon sa bahay ni Nonoy Turoy para simula ko nang linisin itong munting bahay kubo na to, kasi malapit ko na itong i-turn over sa mga gustong pumunta sa bukid para magpahinga sa mga trabaho ninyo, dahi. So kayo na ang susunod na matulog dito sa aking bahay bukid ni Ate Charieng. Eh, di ba? Are you excited? Are you excited to sleep here? Na hindi kayo natatakot? Magdala naman kayo ng
kasama pa, hindi ko matakot. Oo, ang maririnig nyo dito mga kuliglig, mga honi ng kuliglig, mga honi ng palaka, lalong-lalo na December, malamig. And make sure na magdala kayo ng pagkain ninyo ha, para hindi kayo magutom. Magdala kayo ng jacket kasi malamig. Magdala kayo ng medyas. Medyas para protection sa inyong mga paa. Siyempre, yung mga ano ninyo, sabon na pampaligo, toothbrush, toothpaste, mouthwash, para fresh pa rin pagising sa umaga. And wala kaming ano dito, hot and cold. Pwede kayong magpakulo ng tubig para pag naligo kayo sa umaga ay hindi malamig. Yes, yan yung ginagawa ko. Nagpapakulo ako ng tubig. So isang tubig na siguro mga 2 liters ang laman ng aking takore. Tama na yun. Sapat na yun na kaligo sa umaga sa isang balding tubig para ma-refresh ang ating katawan. Ganun dahil. So yan yung i-ready ko dito. Mabilis lang naman to. Linisin kasi ano lang, maliit. Maliit lang na espasyo. Pero kailangan, kahit ganito, wala na akong iparip. Ay, ito lang siguro. Yung mga maiitim-itim dyan. Ano yan eh? Parang agyo. Agyo ba? Or tubig na ano siya na parang tubig na naarawan. Pero papinturahan ko yan para maganda tingnan. Ganun lang. Okay? Excited na ba kayo na makarating sa bukid? Yun lang hindi maarte ha. Yung sanay sa bukid na nakatira na ba sa city at gustong magpahinga dito sa bukid. At make sure na hindi kayo matatakotin. Okay? Kasi talagang dito sa bukid namin, pag gabi, ang maririnig mo is either tahol ng aso or honi ng mga ibon. And bibili pa ako ng thermos. Bibili pa ako ng arinula. Kasi kulang pa yung arinola ko dito. Isa lang yung arinola ko. So bibili pa ako ng dalawa pa. Para pag naihi kayo at matakot kayong lumabas kasi ang CR ay doon pa, maglalakad pa or nakabukod yung CR, eh, hindi na kayo lalabas. Diyan na lang kayo sa arinola. Okay? So yan lang ang aming activity tomorrow. Bye! Buka. Cute ni Buka. So kanina, di ba, ang ganda ng ano, ang ganda ng sunset kanina, pero hindi nga lang nakita yung araw. Pero yun nga, yung buong paligid, ang ganda niya. Tulog na tulog si Buka. Okay, so ayan, pasensya na sa aking room. Para talaga siyang bodega pa. I-ano ko pa yan. Okay, i-arrange ko pa yan kasi kakarating ko lang. Galing sa bakasyon. Bakasyon pa more. Bye. Good night.